Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Mga kinamahal kong mga kapatid kay Jesus, tayo po ay natitipon dito sa ating bahay dalanginan sa dalawang mahalagang dahilan. Una, sapagkat ngayon po ay kapistahan ng ating parokya ng St. Martin de Porres. At pangalawa, sapagkat ngayon po ay araw ng Linggo, araw ng Panginoon. Araw ng ating pagsamba at pagsasama-sama upang patuloy tayong bigyan ng biyaya sa ating patuloy na paglalakbay sa ating buhay. Ating dalhin sa harapan ng Panginoon ang lahat ng ating mga panalangin, sampo ng ating mga pasasalamat. At upang tayo ay gawing marapat na dumulo sa hapag ng Panginoon, at pakumbaba tayo, tumatakot sa ating mga dibdib sa pagkilala tayo nagkulang sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumha ko nagkasal sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawat tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Inaguyod mo si San Martin sa landas ng kababang loob upang sapitin niya ang kadakilaan sa kalangitan. Gawin mo aming sundan ang mga halimbawa niyang maningning upang kami marapatin mong dakilain kaysa niya sa iyong pili. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan na naghahanap sa Kanya. At nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa Kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y makakaroon ka na ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa Kanya, at makikita ka niya saan ka man naroon, siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong sa Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay at nanalig sa Diyos kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mabuhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpetang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga namatay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat tugon ng matatalino.
Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at pumili para sa inyo. Kaya't lumapat ang limang hangal na dalaga, samantalang bumibili sila. Dumating ang lalaki kakasal, ang limang nakahanda ay nakasama niyang pumasok sa kasalan at ipininit ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang limang hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siya po sana mag-imisa, pero kinailangan po siyang sumaglit sa Mindoro, sa Calapan, dahil sa kaibigan niyang pare ay namatay. So, ako po ay nirequest niya na hindi man pumarapat, ay siya mabuno ng ating pagdiriwang ng banal na misa sa bagay nito. So, personally, I would like to give you my greetings for meaningful and fruitful fiesta ng ating pong parokya. Kagabi ng aking pumareceive yung request na bishop, ay nag-review akong bahagya ng buhay ni St. Martin de Porres. Kilala ko po siya, pero I must confess, kulang. Una, wala akong devotion sa kanya, which parang nakakapagtaka sapagkat ang ating pong simbahan na yon ay nagpupustura na Church of the Poor. At kung meron man tayong hahanapin na isang magandang titingalain upang maging kumbagay inspirasyon para sa isang simbahan ng maralita, ay walang iba kundi ang patron ng inyong parokya, St. Martin de Porres. Amen? Palakpakan po natin ang ating patron sapagkat siya po'y nabuhay during the Middle Ages. Actually, almost few years after na tayo ay madiskubre ng mga Kastila, ay sinilang si St. Martin de Porres, si Martin. Kung kaya napakalayo ng ating agwat, pero kung titingnan natin ang kanyang buhay, ay siya po ay very relevant today in the church in the Philippines. Kaya tuloy nabanggit ko sa inyong kurabaro ko, sabi ko, bakit hindi niyo seriously i-pursue, no? Na ito'y maging isang shrine of St. Martin de Porres ng ating diocese. O di ba? Sabi niya eh, sabi ni Father Jesse ay, baka naman kami masyadong malit ang simbahan, ay hindi pwede. Well, mismong sa halimbawa po ni St. Martin de Porres, you don't have to be great. You don't have to be intellectual. You don't have to be learned. You don't have to be somebody with well-known personality to be able to reach the height of sanctity. No? Kasi minsan tayo parang minimeros natin yung maliliit. No? Sabi nga nila yung pamikang Pilipino, ang maliit lang ay nakakapuwing, di ba?
So that's why hindi po ako nagkaroon ng inferiority complex, no? Kahit ako ay 5'3 lamang kapag may sapatos. Pag inalis 5'2, that's it. The final score. Anyway, mga minamahal ko, mga kapatid. So doon po sa aking pag-aaral kagabi, ito yung pumasok na reflection sa akin. And I hope this will be, in a way, useful para din sa inyong lahat. Baka kayo mas kilala nyo si St. Martin, ako po konti. But allow me to share humbly my own personal reflection. Una, kung titingnan natin yung socio-economic and cultural ambience, o medyo parang technical yata yun, ano, ha? Sa madaling salita, pag tinignan natin yung kapaligiran na pinag-usapan natin yung sosyal, tungkol sa economics, at saka tungkol sa cultural, parang you will not expect somebody will become a saint. Matay kong isipin, parang kung saan siya lumaki na kultura at kung saan siya lumaki na pamilya, you know, na siya po ay illegitimate child. Ang ama niya ay Kastila, ang ina niya ay isang slave na pinalaya and obviously colored. Kaya ang naging anak ay isang mulato, hindi mocha. No? Kasi mocha is parang combination of milk and chocolate and coffee. No? Although masarap, pero mulato ang isinilang na sanggol. Kung titingnan po natin, in such a family na masasabi natin dysfunctional, walang regular na kasal, sapagkat hindi pwede. At sa katunayan, nang isilang ang kanyang kapatid na si Juana, iniwan na sila completely ng kanilang ama. So in other words, he grew up in that kind of ambience of the family. Dysfunctional family. At kung ating po titingnan, kadalasan po ng laman ng piita ay galing sa mga broken homes. Ang kadalasan po ng mga batang kumbagay future criminals, sorry to say that, ay galing po sa ganyang sitwasyon ng pamilya. Pero iba ang ating nakita sa kanya. Na sa likod ng masasabi nating not conducive atmosphere for a man to grow to be a righteous person, what came out was a saint. And therefore, what was the secret? Ano kaya yung sikreto kung bakit sa likod ng ganitong sitwasyon ng kanyang kalalagayan ng pamilya, ng kapaligiran? And mind you, at that time, or even now, colored people are discriminated upon. So yung pa yung isa pang namadagdag, no? Sabagat kahit po dun sa Peru, even to this day, must they look up doon sa kanilang mga mamamayan na ang kulay ng balat ay maputi. At kapag ka ikaw ay dark color, ay normally, there is always that possibility that you will be discriminated upon. Well, paano kaya nakaahon itong si Yang Martin? Dalawa po ang nakita ko kung bakit he was able, in a way, to transcend, no? Ano kasi ba ng transcend? Nilampas
siya'y pinadala sa isang eskwelang Katolika. Alam niyo, ang ating diocese, we have 20, kung tawagin na ay, Catholic schools run by the diocese. Aside pa po yan doon sa mga school na katulad ng Lengran, katulad ng Canosa, katulad ng Don Bosco, etc. Pero kung minsan, dapat siguro tayong mapaisip kung ang ating mga Catholic school ay nagiging isang lugar na kung sakali mang may pagkukulang ng paghubog doon sa pamilya, the Catholic school will be at the rescue of forming our children. Siguro ito isang dapat nating medyo tingnan. Kasi, alam nyo, kuminsan, parang nagiging bureaucratic yung ating pagpapatakbo ng paaralan, no? At nalilimutan siguro yung the mission of a Catholic school. The mission of a Catholic school is precisely to give Christian formation to our students. At kuminsan, ang pag-aaral ng religion becomes one of the academic requirements that you will have to pass. Treated as among the academic matters to be learned. Palagay ko, ako'y naniniwala na yung paralang pinasukan niya ay naging mas sigasig upang masigurado ang paghubog ng bawat isang mag-aaral. Kung kaya kung may pagkukulang man ng paghubog sa kanilang mga tahanan, pinupunuan ng paaralan. Kaya today, binigyan tayo ng pagkakataon para i-review natin yung ating mga Catholic school na kung tawagin ay liceo, whether they are still faithful to the mission of giving, of imparting Christian formation sa ating mga mag-aaral. Alam niyo, kuminsan, pag napag-uusapan yung kalagayan ng ating bansa, no? Na kung saan parang ang corruption is now a way of life. Corruption is something that is parang accepted. Corruption is something that is tolerated. At mayroong undercurrent, no? Na mentalidad na kapag ka ikaw ay nagtrabaho o naging politician, magsamantala ka na habang ikaw ay naririyan. I'm sorry kung meron po ditong politician, pero hindi ko po naman gine-generalize. But what I'm expressing is a fear sapagkat, alam nyo, tayo po ay malapit na mag-celebrate 4 years from now ng tinatawag nating 5th Centennial of Philippine Evangelization. Because if you know your history, dumating ang mga Kastila noong 1521. Kaya po sa 2021, kompleto 500 years na tayo na dinarang ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pero matay natin isipin pag ating tinitingnan ang kulturang Pilipino, para bang napapaisip tayo, where is the gospel? Sapagkat pag pinag-usapan po natin ang kultura ng corruption mukhang dito sa Asia, kung hindi man tayo number one, baka tayo ay nasa top three. I don't know. May ay scientific way of looking at it. Pero mga araw na, mga kumakapatid, huwag natin kalilimutan yung sinabi ni St. John Paul II nang siya'y dumalaw
St. John Paul II sa mga Pilipino, sa atin, you, including myself, you are a light to Asia. Tayo daw po ay dapat maging diwala sa Asia. Bakit? Madaling ba ang Asia? May problema ba sa Oriente? Hindi po ito tinutukoy. Ang tinutukoy ay Asia is the most populous continent in the world. And in this most populous continent in the world, Christianity is a minority to this day. Alin po lamang ang bansang Kristiyano sa Asia? Tayo? Actually, meron lang, hindi na tayo. We don't have the monopoly of that because now, yung East Timor na naging independent nation some years ago ay isa pong Catholic, in a way, predominantly Catholic country. Pero mukhang ako ay parang nakakahiya, no? Nasabihin na, what has happened all these years? 500 years, anong nangyari sa ating bansa? Dapat tayo ay naging point of departure of missionaries that will evangelize our neighboring countries that are basically Muslim and Buddhist, Hinduist, and Sintuist. Mga minamahal kong mga kapatid, maganda ating tingnan ng mga bagay na ito sapagkat magsiselebrate tayo ng 500 years. Para bang tanong ko sa akin personally, is there a reason to celebrate? Balik tayo kay St. Martin de Porres. Doon natin nakita how a Catholic school can make a difference in the lives of our people. Kaya ito ay isang pagkakataon upang tayo mag-review. No? Pangalawa, ang nakita ko sa kanya, kay Martin, kung meron man tayong virtue na titingnan sa kanya, and there are a lot of them. Pero meron pong isang lumuluta na sa aking pakiwari, this was the point of entry of the grace of God in him. And what is that? Palagay ninyo. The virtue of humility. And true enough, sabagat ano po ang sabi sa atin sa gospel? Ang nagpapakataas, babagsak. Ang nagpapakababa, itataas. Well, siguro para sa atin din, personally, nagiging point of reflection, do I have the virtue of humility? Sabi ng isang kaibigan mo, sharing namin, sabi niya, you know, I'm very proud of my humility. Wow, very proud of humility, no? Paano kaya yung nangyari, no? Anyway, but he was obviously joking, no? Humility ay galing po sa salitang humus na ibig sabihin ay lupa. Mahalaga pala ng tao, huwag malimutan na siya'y lupa. At ganyan tayo nilikha ng Diyos. Kumuha ng lupa, hiningahan, hinubog sa kanyang kamay. At ang sabi nga, nung usapan ng Blessed Trinity, the first time we heard about, you know, internal conversation of the Blessed Trinity in the book of Genesis, let us create man. Yan yung ginamit na salita tonight. First person plural. Nag-uusap, may kausap si Yahweh. Likhain natin ang Diyos ayon sa atin. Ilikhain natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. No? So, well, kahit tayo ay meron na tayong image of God, pero at the basis of that, mga minamahal ko, mga kapatid,
nananatili tayo lupa. That's why, sa simula po ng panahon ng Kwaresma, we are reminded of that. Remember, man, that you are dust, and to dust you shall return. I think that was very clear in St. Martin's life. I am nothing without God. At yun ang sinasabi din sa atin sa Ebanghelyo. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So sa mga tuwid, ang isang magandang legacy na iniwan sa atin ni St. Martin de Porres, in spite of the oddities, in spite of the many elements that we may consider not favorable towards the formation of a dignified person, was the virtue of humility. Nakapagpala tayo ay laging kumikilala ng ating kamalan, ng ating kahinaan, ang kalakasan ng Diyos ay manalagala sa atin.